Hello mga kids! Unang linggo na naman ng buwan. Ready na ba kayo sa panibago nating kataga ng buhay? Pero bago yan, tayo munang mag-review. Mga bata, excited na ba kayong malaman ang bago nating kataga ng buhay sa buwan na ito? Tara at alamin natin ang panibagong kataga ng buhay mula kay Kaibigang Bibliana. Hello mga kids! Ako si Bibliana at sa akin ninyo mababasa ang mga kwento at pangaral sa atin ni Kuya Jesus. Sa araw na ito, ang kataga ng buhay na ating pagsisikapan gawin ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ito ang pangaral sa atin ni Kuya Jesus. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ang kataga ng buhay natin ngayon ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng pagiging kontento kung ano man ang meron sa ating buhay at ang pag-iwas sa anumang labis na paghahangad sa mga bagay-bagay. Hindi sa laki ng kayamanan na susukat ang halaga ng ating buhay, kundi sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos at ating kapwa. O mga bata, narinig na natin ang ating kataga ng buhay. Ulitin natin, repeat after me! Luke chapter 12 verse 15. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. O mga bata, huwag niyang kalilimutan ha! Sana ay magawa ninyo itong isa buhay. Hanggang sa susunod na buwan! See you! Ayan! Narinig niyo na ang sinabi sa inyo ng ating kaibigan na si Bibliana. Mga bata, ulitin nga natin muli ang kataga ng buhay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Chapter 12, verse 15. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. O mga bata, makinig kayo ng mabuti. Alam nyo ba na ang kasakiman ay nangangahulugan ng anumang labis na paghahangad natin sa isang bagay para sa pansariling kasiyahan? Lahat tayo ay natutokso na maghangad ng mga bagay na pinakananais natin na magkaroon. Madali tayong matukso, lalo na sa mga material na bagay. Hindi ba nga marami sa atin ay gusto na magkaroon ng mamahaling gamit? Latest na gadget gaya ng cellphone at computer at magkaroon ng maraming pera. Hindi naman masama na maghangad na umunlad mga bata. At lalong hindi rin masama na magkaroon ng mga gadgets gaya ng bagong cellphone, iPad, computer o kaya'y magagarang gamit o maraming pera. Ngunit kung ang mga ito ay magiging hadlang para tayo ay maglaan ng panahon sa ating pamilya, sa pagsisimba at napapabayaan na natin ang ating pag-aaral at iba pang tungkulin dahil nauubos lang ang ating panahon sa pagtutok dito o kaya'y nagiging mayabang at madamot tayo sa iba. Hindi na ito nagiging tama mga bata. Nawawala na sa atin ang pagkakataong
mapalapit sa ating kapwa at lalo na kay Kuya Jesus. Ang mga material na bagay ay dapat na hindi nakakasira sa buhay natin. Kaya naman, ang paalala sa atin ng ating kataganang buhay ay matuto tayong makontento sa buhay at huwag maghangad ng labis sa mga bagay-bagay. Sa halip, ay pagsikapan natin na hanapin ang mga paraan kung paano tayo mapapalapit sa kapwa at sa Diyos. Ano ba ang paraan, mga bata, para maiwasan natin ang kasakiman? Para sa akin, ito ang dalawang bagay. Una, count your blessings. Kapag natututuhan natin na tingnan ang mga blessings natin sa buhay, kaysa kung ano ang wala sa atin, ay mas natututuhan din natin na makontento at maging mapagpasalamat sa mga natanggap natin sa buhay. Mga bata, pwede tayong gumawa ng gratitude journal para isulat ang mga bagay na biyaya sa atin ng bawat araw at ipagpasalamat ito sa Diyos. Ikalawa ay maging bukas palad. Ang pagbabahagi ng kung anuman ang meron tayo ang kabaligtaran ng pagiging sakim. Sa halip na puro sarili ang isipin, ay buksan ang puso para sa kapwa. O mga bata, sana ay magawa ninyong isabuhay ang ating kataga-a at inaanyayahan din namin kayo na magpadala uli ng inyong video o sulat tungkol sa pagsasabuhay ninyo sa ating kataga ng buhay. Ikwento nyo sa amin kung paano kayo nagsikap na umiwas sa labis na paghahangad sa mga bagay at mamuhay ng simple para maipalabas natin ito sa huling linggo ng buwan at magsilbing halimbawa at inspirasyon para sa lahat, lalo na sa kapwa ninyong mga bata. O di ba mga bata, napakaganda ng kataganang buhay? Excited na akong mapanood ang inyong mga sharing, kaya umaasa ako na maraming magpapadala ng inyong mga video bago matapos ang buwan na ito. O kids, aabangan namin na mapakinggan ang inyong sharing ha, at sa susunod natin ang pagkikita ay aasahan namin ni kaibigang Bibliana na sisikapin ninyong isabuhay sa araw-araw ang ating kataga ng buhay. Hanggang sa muli! Maliban ng mahulog sa lupa ang palay at ito'y mamamatay, mananatili ito. Nag-iisa, ngunit kung mamamatay, mabubuhay. Mamumula ito ng sagana.